Hello guys, magandang araw po sa atin lahat. Nandito po ako sa Barangay Siha. Pupunta po tayo kaila Nanay Elizabeth para maghatid po tayo ng pagmamahal po sa kanila. Guys, wala pa po si Sir po ni Alde. Kaya po ako muna ang magbibigay po ng update sa pinagagawa po natin bahay kaila Nanay Elizabeth. See you later po! Ayan guys, nandito na po tayo kaila Nanay Elizabeth. Tao po! Kumusta po kayo? Okay lang po. Nasaan po si tatay? Andun po sa ginagawang bahay. Ah, doon pala sa kabila. Opo. Ah, mabuti naman po at talagang tumutulong siya doon. Opo. Ah, ikaw ate, kumusta? Okay lang din po. Ah, ganun ba? Nagsikain na ba kayo? Opo. Ah, ano pong ulam natin? Gulay. Tsaka isda. Ang sarap po pala ng ulam ninyo. Ikaw, baby, kumain ka na? Kumain ka kami. Ayaw. Nanay, kaya po ako nandito. Kasi pinapunta po ako ng Sir po ni Aldi. Para i-update po natin yung pinagagawa po natin bahay. Opo. Kasi po, si Sir po ni po Aldi ay hindi po makakarating talaga. Dahil yung misis niya po, kapanganganak pa lang po. Eh, kailangan pa po nila ng alalay po sa kanyang may bahay po. Opo. Tapos nanay, may dala po akong bigas. Pinabibigay po sa inyo ni Kuya Roland. Opo. Ito po siya. Salamat po. Walang ano man po. Ito po yung bigas natin. Eh talagang hiningal ako. Pagpakyat dito po sa inyo hapong bahay po. Opo. Pasensya na po at mataas ang Kailangan po natin talaga mag-sacrifice po. Ipapasok ko na po ito. Diyan sa loob ng bahay ninyo. Sige po ba ito bumagsak? Hindi po. Dahan-dahan lang daw. Ayan. Makikisuyo na lang din po ng pakihila na lang po doon. Opo. Ito po. Nanay, ano po ang mensahe niyo kay Kuya Roland sa ibinigay niya pong bigas? Ang mensahe ko po, maraming salamat po sa inyo Kuya Roland sa pagbibigay niyo sa amin ng bigas at malaking bagay na rin po yan sa amin at pagkain. Maraming salamat po, pagpalain ka ng Panginoon, bigyan ka ng lakas ng katawan. Wala po mga naman, naway makatulong po yan sa inyo sa mga ilang araw po ninyong konsumo sa inyong pamamahay po. Opo, maraming salamat po at malaking bagay na rin po yan. Masaya po ba kayo ngayon at medyo gumagaan-gaana po yung pamumuhay natin? Opo, masaya po ako at hindi na ako masyadong nag-aalala sa pagbuhay namin na ganitong mahirap. Lalo kong pinagpapasalamat yung mga taong nagmamahal sa amin at nakapagpagawa ko ng bahay kahit wala ko. Laking bagay na rin po yan at inihiling ko lang sa Panginoon yung mga tumutulong sa amin, bigyan ng lakas ng katawan at si Lord na po ang bahala sa kanila. Basta po, wag po mawala yung pagtitiwala po natin sa Diyos. Opo. At siya po ang talagang kailangan po natin lalo sa kalagayan natin ngayon. Siya po ang magpupuno at bibigay po ng kagandahan buhay po ninyo. Opo. Nandoon po, naggagawa po sila nung ginagawang bahay. Nagsisiminto na po nung mga haligi. Opo. Sige po, pupuntahan natin sila mamaya po. Opo. Kasi mas medyo malayo-layo ng kaunti dito. Tayo na muna mag-usap. Opo. Nanay, mayroon po akong dalang pantanim. Kasi napansin ko po doon, na pwedeng taniman po doon sa lilipatan yung bahay. Opo. Doon sa tabi. Kasi po sabi ng iba na mga nanood po sa ginagawa natin bahay, ay pwede daw po taniman ng gulay po doon sa gilid-gilid po. Opo. Pwede po yung pagardinan. Opo. Kaya po, kami po ay bumili po. May nagpabigay po sa inyo na pantanim ng mga gulay. Ito po, nanay. Ito po siya, may okra po. Opo, salamat. Oh, dalawang balot muna yan kasi po hindi pa po kayo masyado nakakapaglinis doon. Opo. Tsaka sitaw,
Ito po, pichay at saka mustasa po. Opo. Andito po rin yung ampalaya po. Maraming salamat po sa nagbigay opo sa amin. At yung masarap po yan pagka ano. Maganda yan pagka tumubo yan at maging matataba lang sana po. Dalangin po natin. Katatanim ko po ito doon sa gilid ng bahay. Gagawa namin ng bahay at maluwang naman yung space. Maraming salamat po. Kagaya din po sa akin, ako po ay binigyan din po ng mga pantanim, ng gulay, at saka mais po. Malapit na rin mamunga po yung mais ko doon. Ako po ay isa rin katulad ninyo na nabigyan po ng yung pantanim. Opo. Kailangan lang po natin talaga, pagsipagan lang po natin para naman pakinabangan po natin yan. Opo. Okay po, maraming salamat po sa inyo. Okay po. Nanay, kung sakaling mayroon tayo napapagkakitaan ng kahit konting halaga, sana po ay makapagtabi tayo ng konti para po may madukot po tayo kaagad. Opo. Bali nanay, habang hindi natin natatapos pa po yung pinagagawa natin bahay po, ay dito muna po kayo matitira sa sarili niyo munang bahay. Opo, maraming salamat. Okay po. Naman po pa. Kaya pa po ba ng haligo po ninyo ang bahay niyo po kahit mga isang buwan lang po? Opo. Medyo na po, tingnan niyo po, talagang bulok na yung ilalim. Opo. Ayun po. Pero kaya po pa yan, tatagal-tagal pa yan. Kahit pa paano po, habang hindi po natatapos po yung bahay niyo pong bago, ay mayroon muna po kayong matitirahan po. Opo, mayroon naman po. Kaya pa naman po iyan yan hanggang natapos yung bagong mabuti bahay. At malaking bagay na rin po yung pagpapagawa na bahay na bago namin. At pinasasalamatan ko yung mga nagmamahal sa amin. At nabago na rin yung bahay namin na tagpi-tagpi. Okay po. Sana po ay matapos natin yung bahay niyo po. Magpasalamat po tayo sa mga taong handang tumulong sa kagaya natin pong mahirap at mga taong nangangailangan po. Opo, maraming salamat. Palain sila ng Panginoon, bigyan sila ng lakas ng katawan at magandang mga trabaho pa. Okay po. Pupunta na po tayo nanay doon sa kabilang bahay niyo po, yung bago natin pinagagawa sa inyo. Opo. Para po makita natin kung ano po ang naging improvement natin sa paggawa. Opo. Ikaw, baby, dito ka muna. Sasama ka? Sama. Dito ka na lang muna kasi masyadong matarik yung bundok doon. Ito mahirap pa yung daanan. Ayan guys, ito na po yung daan. Papunta po sa bagong bahay nila nanay. Pupunta na po tayo doon. Ayan po. Talaga pong medyo may kahirapan talaga yung daanan nila dito. Tatawid na rin po tayo sa kanilang gandang tulay. Ayun, may aso sa gitna. Ito po. Ayan, ayun si nanay, nag-uuna si nanay. Ayan po, masarap po dyan sa kanilang paliguan. Malamig yung tubig po, ayan. Dito nga lang may maraming basura po kasi yung mga balot ng sabon. Ito po, hindi pa po naayos nila nanay yung daanan nila kasi bago pa po sila dito. Kalilipat lang po nila. Ayan, paakyat na naman tayo. Magandang hapon po sa inyo, mga tatay. Ito na naman po kami. Kasama ko yung anak kong maliit dito sa likod. Kiki, saan lang po? Aba, maganda na po yung bahay natin. Malapit nang matapos. Opo. Tatay, kumusta naman po yung pagtatrabaho niyo po? Okay naman po. Hindi po ba kayo napapagod? Hindi po. Hindi halata. Sige po. Mga ilang araw na po kayo nagtatrabaho dito? Pangatlo ngayon. Pangatlo. Mabuti naman, mabilis. Mabuti at may kasama tayong magaling talaga magtrabaho din. Opo. Kuya, ano po ang pangalan mo, Kuya? Jomar! Ah, si Kuya Jomar. Bali, tatay, binuwasan niyo pala yung poste po ng haligi niyo. Opo. Yung puno lang po para matibay yung ano.
Oo, oh, para hindi matalsikan ng tubig. Opo. Medyo angat siya ng konti sa lupa. Opo. Ah, mabuti naman po yung diskarte nyo po. Talagang tama lang ginawa nyo po. Ayan guys. Ayan po yung mga buhos nila. Kababuhos lang po nito. Ang pusti na yan. Tapos itong isa po sa gitna. Hindi pa po tapos. Ayan po, tapos na po yung isa na yon. Hindi pa natatanggal yung mga purma nila. Ito po yung taas po ng bahay nila. May mga brace na po. Patungan lang po nila yan para doon sa taas mo ng unang gawin nila. Ayan. Maraming salamat po, tatay. At medyo malaki-laki na rin ang natrabaho nyo po. Ayan po, guys. Oh. Nakakatakot po talagang gumawa ng bahay. Oh. Kailangan matibay po yung mga papatungan po nila para hindi po sila mahuhulog. Okay po. Kuya, kumusta naman po? Maganda naman yung pagdoon ng bahay. Mabuti naman po at magaling po kayo gumawa. Unti lang. Nasaan po yung isa niyong kasama? Doon sa ano? Umakyat po sa bundok. Yung inano yung ano niya, mga alagang... May mga hayop pala siyang inaalagaan doon. Opo. Mabuti naman at mayroon din siyang mga alaga doon sa bundok po. Tatay, opo. Nabili na po ba ninyo yung pinabibili ni Sir Pony po na mga materyales po? Opo, nandyan na po. Simento at saka yung yero. Simento at saka yero po. Ayun! Andito. Yan po guys, yung mga pinabili ni Sir Pony na mga materyales po, yero po, at saka po, yung siminto, andi dito po. Ayan po, nakapatong po sa kahoy po. Saan po natin gagamitin po yung ibang siminto? Dito po sa flooring na to, papunta ron. Dito po, banda dito sa flooring na to. Ito po ba yung magiging... Ano nyo? Yung sala po. Opo. Hindi po ba pwede mauna natin po yung itong kabilang, itong tagiliran? Ito to dito po, banda dito. Para hindi po mag-slide po yung mga lupa natin dyan. Opo. Ano ng hollow block po para hindi umano dun yung lupa? Asintadahan po. Oo. Sa atin pa ngayon, tatay, ay wala pa po tayong hollow block. Wala pa po. Mga ilang hollow block po, tatay, ang kailangan natin? Mga okay na po yung 100. Mga 100 po na piraso. Kuya, mga ilang bakal naman po ang kailangan natin gamitin dyan pag nag-hollow blocks tayo? Sampu na tin na kabilya. 10 mm na kabilya. Oh. Okay po. Bali tatay, ang mangyayari po dito, ground floor po dito sa may terrace ninyo. Opo. Sa atin pa dito po sa pinakabahay na talaga ninyo, ay magkakaroon pa tayo ng silong. Opo. Sahig po yan dyan. Mas maganda para angat-angat tayo sa lupa. Kasi higaan nga naman. Hindi po ba delikado dito? Wala po bang mga ahas dito? Wala po. Buti naman po at wala. Nahawanin po yan pagka ano. Opo. At sa katatay, mayroon nga pala kami binigay kay nanay na ano, pangtanim. Mayroon po nagpabigay kasi nakita po nila na medyo maganda po yung dito sa gilid ng bahay nyo. Opo, pwede yan dito. Pwede po siyang taniman daw. Kaya nagpabili po sila ng pangtanim na mga gulayin po. May mustasa, pechay, saka ampalaya, kukwa. Okay. May namin gulayin. Bali ilang siminto po ang mauubos natin lahat dito. Dito lang, dito sa terrace na to. Apat siguro to. Apat na simento. Sa doon po sa tabi kuya, dito sa pag-asintada po natin ng hollow blocks, mga ilang simento na mo pong kakailanganin natin?
Mga lima siguro. Lima. Sa atin pa, lahat-lahat ay magiging siyam po. Mga siyam na piraso. Opo. Nakakatuwa naman po at unti-unti na pong natutupad yung mga kahilingan nyo po kahit medyo malayo-layo pa yung Pasko natin. Opo, natutuwa naman po, tuwan-tuwa naman po kami at kahit hindi pa ano ang Pasko, andito na po, nakakapagpatayo na kami ng bahay. Okay po. Sana po magpatuloy po yung pananalig natin sa ating Panginoon. Opo. Dahil siya po ang nagbibigay po ng lakas doon sa mga taong tumutulong po sa mga katulad po natin. Opo. Yamanin natin yung mga binibigay pong tulong sa atin, ng mga taong may mga busilak ang mga puso. Sana po maging ehemplo po tayo sa mga ibang tao na gusto pa nating matulungan na maging mabuti lang po tayong tao at mamamayan. At hindi po masayang ang mga biyayang pinagkakaloob po nila sa atin. Ano, Nanay? Opo. Opo. At maraming maraming salamat sa mga nagbibigay sa amin ng tulong. Pinagpagpalain sila ng Panginoon. Dito po sa banda na yan, sa tinatayaan nyo po, pwede po tayo magtanim-tanim po dyan. Opo, ng gulay. Okay po. Para hindi na kami bibili ng gulay sa bayan, dito na lang sa aming bakura na po. Opo. Sana po maging maayos po yung pananim ninyo. Opo. At sana po, pag may mga bunga na po, bintahan nyo naman po kami. Opo. Para naman po makatikim kami ng gulay galing sa inyo po. Ano po? Opo. Nanay, dadagdagan po yan ni Sir Pony. Kung makita po ni Sir Pony na itinanim nyo po at tumubo na po, dadagdagan niya pa po yung pananim ninyong mga seedling. Opo, opo. Gusto niya po na gumaan po ang buhay ng bawat pamilyang pinupuntahan po natin. Opo. At maraming salamat po. Dahil wala pong ibang tutulong po sa atin, kundi ang ating sarili po. Opo. Pagsikapan natin at pahalagahan ang bawat tulong na binibigay po ng tao po. Opo, maraming salamat po. Lalo na sa mga tumutulong sa amin. Tatay, may dala po tayong isang sakong bigas po. Binigay po ni Kuya Roland. Maraming maraming salamat po. Okay po. Sa ano po bang mensaheng ipaabot niyo po kay Kuya Roland sa ibinigay niya po sa inyo? Papasalamat po ako sa ano Kuya Roland na nagbigay ng pagkain po namin. Maraming maraming salamat. Walang ano man po. Ayan guys, maraming salamat po sa mga sponsors na nagmamahal po kay Nanay Elizabeth at saka kay Tatay Lito. Kami po yung nagpapasalamat ni Sir Pony Alde sa lahat po ng binibigay niyo pong biyaya sa mga ating sa ating mga kababayan. Si God na lang po ang bahala po sa lahat ng kabutihan na ibinigay niyo po sa amin. Maraming salamat po sa sumusuporta sa maliit na channel ni Pony Aldi po. Ayan guys, nakapaghandong na naman tayo ng pagmamahal sa ating kababayan po. Naway, patuloy tayo gumawa ng mabuti at manalangin po tayo sa ating Panginoon na siya yung dakilang may lumika sa ating lahat. Opo. At ako po, nagpapasalamat din sa inyo, Sir Pony Aldi, na isa po ako sa kanyang pinagkatiwalaan para gampanan ko muna po yung kanyang tungkulin bilang isang tagapaghatid ng mga tulong nyo sa ating kapwa mga kababayan. Maraming salamat po sa inyo. Hanggang sa susunod po, ingat po tayo palagi. God bless you. Bye-bye po. Bye.